tukat-tukat. Mm, ayan. Hi, Meg! Yes! Tanong po, ipaglaban o wag nang ipaglaban? Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Katwiran na. Hindi, wala akong katotohanan yung balita na nag-pull out po si Snow Badwa ngayon. Mm-hmm. Meron lang ano, meron lang mahalagang importante. Kaya tulitan. Mamaya pag-usapan natin, ako, yung inyong, anong tawag doon? We will pick your brain. Tama ba yun? Kukunin namin sa inyong mga isipan. Ano ang inyong... opinion at thoughts about? Oo, about planong pag-pull out ng Pilipinas sa basketball. Sa mm-hmm. Kung hindi paglalaro yun si Andre. Tama ba yun? Yun eh. Oo, galing. Ano, nai-scoop ni Snow Bado dito kahapon. Sa kanyang pinaka-paboritong chairman. Yeah. Oo. Malakas. Okay pala sila, no? Alam mo na. Ang ganun. Oo. Baka they patch things. So, ready-ready kayo ha, sa ating iChat. iSports. Ikaw, nalilito rin ha. O, bago tayo magkanda loko-loko rito, Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ikasyam ng Setyembre taong 2014. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. Kaya't samahan nyo kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Dennis Principe. Siyempre sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At bago po ang labanang Hinebra, San Miguel at LG Shakers, maya-maya yan, alas 6, nood muna kayo bago kayo magpunta sa Arneta Coliseum dahil ito ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Desisyon ng Incheon Asian Games Organizing Committee na huwag paglaruin si Gilas Pilipinas Naturalized Center Andre Blatch. Umani ng protesta mula sa mga local basketball fans. Handler ni Combo Guard Paul Lee, mariing itinanggi ang ulat na pipirma na sila ng contract renewal sa Rain or Shine Elasto Painters. Blockbuster boxing card sa Cebu, pagbibidahan ni 2 Division World Champion Donnie Ahas Nietes. 12th-ranked Marin Cilic ng Croatia, kumopo ng kauna-unahang titulo sa men's singles ng US Tennis Open sa Flushing Meadows, New York. At hometown favorite Alberto Contador, lalong humigpit ang kapit sa overall leadership ng 2014 Spanish Vuelta Cycling Race. Yan ang mga headlines. Palamang detalye ng mga nag-umusok na sports balita, narito na. Nangako si Philippine Delegation Chief de Mission Richie Garcia na patuloy na isusulong ang panatili ni Naturalized Center Andre Blatch sa roster ng Asian Games bound Gilas Pilipinas basketball team. Ito'y kahit pa nagbaba na ng final na desisyon ng Incheon organizers sa kaso ng eligibility ng 6'11 star slot man. Ang kabuang detalye iatid ni Ms. Arian Malyari. Umaasa si Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia na hindi matutuloy ang planong pag-boycott ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa Incheon Asian Games. Ito'y matapos na magdesisyon ng mga organizers na huwag paglaruin sa men's basketball competition si Gilas Pilipinas Naturalized Center Andre Blatch. Ayon kay Garcia, patuloy na ipaglalaban niya na mapanatili si Blatch sa lineup ng Gilas Squad kahit pa nagbaba na ng final na desisyon ng Incheon organizers sa kaso ng eligibility ng 6'11 slot man. I hope that it will not be hindi mangyari yun, no? Na bakit naman tayo mabaykot. Kung may rules yun. Kung hindi nila ibigay, it's because may rules, di ba? Now, kung sundin mo yung rules, then you know what to do. So, hanggang mag-meeting kami dun sa Thursday, I cannot answer right now kung ano ang anong gagawin ng SBP. Pero during that it, they did not say na, oy, mabuykot natin. They said, these are options. These are options that SBP can take. Samantala, umani naman ang negatibong reaksyon mula sa mga local basketball fans ang desisyon ng Incheon organizers na huwag paglaruin si Blatch. May hirapan sila. Kailangan talaga ng medyo may center eh, kung malaki lang eh.
Merong faktor yung pagkakawala ko sakali. Siguro mabay chance eh. Pwede po silang humina kasi so nakita po natin yung performance ni Andre Blasano sa Spain na sobrang lakas niya po. Sakaling tuluyang mawala sa roster si Blatch, tibay ng dibdib at tapang ng puso ang inaasahang muling paiirali ng Philippine Quintet sa nalalapit na pagsuong sa hamon ng Men's Basketball War sa Quadrennial Showpiece. Para sa PTV Sports, Aryan Maliare, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, kung si former national coach Raico Toroman ang tatanungin, kayang umabante ng Gilas Pilipinas sa medal round ng men's basketball competitions ng 17th Asian Games, kahit pa wala si naturalized lawman Andre Blatch. May report si Snow Badwa. Buo ang paniniwala ni former national coach Raico Toroman na malaki ang tsansa ng Gilas Pilipinas na umabante sa medal round ng Incheon Asian Games. Ito'y kahit pa si original naturalized center Marcus Dauphit lamang ang makakasama ng pambansang koponan. Ayon kay Toroman, subok na sa mga international tournament si Dauphit kung saan tinulungan pa nga ng 6'11 slotman ng Pilipinas na makabalik sa world basketball scene. You know, it's an opportunity now for Marcus to play on Asian Games. I think that Marcus did a great job for Philippine basketball. He stayed there for 5 years. He was helping the team. His help was tremendous. And I think that there is no story that everybody must be proud with Marcus, the Filipino, and him. And I think that it's a win-win combination for him and for the Philippine basketball that he was such a there. Gayunpaman, aminado si Toroman na hindi kasing explosive ni Andre Blatch Dauphit. He will help a lot. He will help a lot, you know, because there is only one big guy in Philippine roster, that's Fajardo. Marcus still will be big help for the national team. Si Blatch ang original na nasa lineup ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Pero dahil hindi siya pinayagang maglaro ng mga organizers, si Dauphit ang isinusunong ngayon ng national coaching staff na pumalit sa kanyang pwesto. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tila nangangamba naman si big man Bo Belga ng samaaring kainatnan ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Ito'y dahil sa ilang buwang paikihalubilo niya sa training camp ng mga national dribblers ay napansin ni Belga na mayroon pang dapat i-improve sa estilo ng team. Narito ang aking report. Kailangan pa ng improvement ng Gilas Pilipinas team upang matiyak ang tagumpay na pagsabak nito sa darating na Asian Games. Ayon kay National Training Pool player Bo Belga, hindi sapat na umasa lamang ang koponan sa running game na naging isa sa mga bala nito sa nakaraang FIBA World Cup. Ani Belga, naging eksplosibo man ang Gilas sa open court ay hindi pa din ito sapat para magkaroon ng tsansa ang koponan na magwagi sa Asian Games. Pagdating sa zone offense, kasi doon kami pinapatay eh. Pagka nag-zone na yung kalaban, doon kami nahihirapan. Pero pagka open court naman, no problem eh. Lumalamang pa nga yung team eh. So, inamin naman ni Belga na katulad ng karamihan sa basketball fans, ay hindi din nila inakala na magiging competitive ang pambansang koponan sa FIBA World Cup na ginanap sa Spain. Maging sila ay nagulat din, lalo na nang nagawa nilang pahirapan ang highly ranked Croatia sa unang game nito ng torneo. Kasi kami sa sarili namin, talagang expect namin, tatambakan kami. Kasi world yun eh. Lahat ng magaling sa buong mundo, naandun eh. And nung first game namin, nakita namin ang kaya namin. So, inano na lang namin na take natin ano, one game at a time. Samantala, nagdesisyon si Belga na hindi nang sumama sa Gilas Pilipinas sa kampanya nito sa Korea. Mas tinais pa ni Belga na manatili na lamang sa Pilipinas at sama ng kanyang Rain or Shine squad na nagsimula na mag-ensayo noong pang-isang buwan. Si Belga ay hindi nakasama sa final lineup ng Gilas sa parehong FIBA World at Asian Games. Ngunit malaki naman ang naitulong ito sa training camp bilang miyembro ng training pool. Sa balitang Asian Games pa rin, kumpiyansa mga top sports leaders ng bansa na ipaglalaban ng husto ng mga national athletes
ang bandila ng Pilipinas sa 17th ASEAN. Nagbabalik si Snow Badwa. Buo ang tiwala ng pamunuan ng Philippine Olympic Committee o POC na mahihigitan ng Team Philippines ang 3 gold medal haul sa nakalipas na edisyon ng Asian Games sa Guangzhou, China noong 2010. Ito'y dahil na rin sa dibdibang training na pinaghahandaan at pinagdadaanan ng mga national athletes. I'm KPOC President Jose Cojuangco Jr., maayos at very much motivated ang bawat atleta na susuong sa hamon ng Incheon ASEAN. Ang tingin ko talagang maganda preparasyon natin. Apa. But again, predictive medals. Ilan lamang ang archery, boxing at cycling sa mga sporting disciplines na nakikita ni Cojuangco na maaaring maghatid ng karangalan para sa bansa. I guess archery should be a good one to tell sila na kalugarin ngayon at saka maganda rin ang hintayan nila. Apa. Cycling. I really can't pinpoint talaga. I was looking at that. I was just looking at the, ang akin, kung sinong, kung paano ikukondisyon niya, yun yung binababay na patay ko. Aba. Nasa 150 athletes ang kakatawan sa Pilipinas sa 2014 Asian Games na opisyal na bubuksan sa Setyembre 19 at magwawakas sa Oktubre 4. Para sa PTV Sports, Snow Padua, Telebisyon ng Bayan. Sa Philippine Basketball Association o PBA, walang katotohanan ang kumalat na ulat na malapit na di umunong pumirma ng contract extension sa Rain or Shine nila sa Painters si star guard Paul Lee. Ito ang binigyang linaw ni player agent Lawrence Chongson, ang taong gumagabay sa basketball career ni Lee. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Mariing itinanggi ng handler ni combo guard Paul Lee ang ulat na pipirma na di umano sila ng contract renewal sa Rain or Shine Elasto Painters. Ayon kay player agent Lawrence Chongson, labis siyang nagtataka sa naglabasang balita na handa na di umano si Lee na tanggapin ang alok na maximum salary ng Asian Coatings franchise. Hindi ko yan. Monday pumunta akong Bangkok. Sunday, Tamba, nakapag-ticket ni Beth Raymond sa restaurant sa Alfredo's. E nagpunta ka magsakto, nakapag-usap naman na feel ko from A1. Dapat sabi ko, hindi na dapat humaba ng ganyan kung kami yung reposyon mo nag-usap ko yung isa pa lang dito. Hindi rin ikinatuwa ni Chongson ang ulat na siya ang lumalabas na kontrabida sa contract dispute ni Nali at ng Rain or Shine Camp. Isang kontrabida, may isang hindi disente ang pamilya, may isang hindi mabait. Sino pinapatukulan nila? Kaya labas yun, nagpunta si Paul, pinatawat na, bata yan. Parang ganun lalabas, eh. Di magbubukas ka kasi tanga sa publiko. Diba? Ang kontrata ni Lee sa Elasto Painters ay nag-expire na noong isang buwan pero hanggang sa ngayon ay hindi pa malinaw kung mananatili pa o kakalas na sa koponan ang 6'1 Tondo Manila Pride. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Isang video naman na nagpapatunay ng labis sa pagkahumaling ni Manny Pacquiao sa boxing at basketball ang nahalungkat ng PTV Sports. Dito ay makikita na nakipag-shoot around pa ang Sarangani Fighting Pride kina NBA legend Charles Barkley at Reggie Miller nang siya ay bumisita sa Amerika para sa isang promotional tour. Panoorin natin ang report ni Ms. Nicole Ramos. Nakasalamuhan Manny Pacquiao sa isang TNT series sina NBA legends Charles Barkley at Reggie Miller. Sa isang episode, binisita ni Pacquiao ang dalawang dating membro ng Team USA. At dito nakipag-shoot around pa sa kanila ang Pinoy boxing hero. Oh, look at that super. Whoa! Are you kidding me? Come on, Manny. We know you love to play basketball. How often do you play? At habang hinahayaan mag-shooting si Pac-Man, iba't ibang tanong ang ipinukol sa kanya ni na Barkley at Miller. I'm starting to wonder. Manny, what's your team? What's your favorite NBA team? Oh, he heard it's Boston. Boston, huh? Are you kidding me? Come on, man. So is basketball your favorite sport? Yeah. One of my favorite sports. Okay. Chicken to boxing. Si Pacquiao ay nakabalik na sa bansa noong isang araw.
matapos na lumibot siya sa China at America para sa promotional tour ng November 23 title clash nila ni American challenger Chris Algieri sa Cotai Arena sa Macau, China. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Pilay ako rin ah. Samantalang pagbibidahan naman ni 2 Division World Champion Donny Ahas Nietes ang isang blockbuster boxing card sa Cebu City sa buwan ng Nobyembre. Bitbit ang asam na malampasan ang record na yumaong si Cebuano boxing great Gabriel Flash Elorde para sa longest reigning world champion. Itataya ni Nietes ang kanyang WBO light flyweight belt kontra sa isang challenger na hindi pa pinapangalanan. Galing sa matagumpay na title defense kontra Mexican rival Moises Fuentes noong Mayo, ang 32-anyong sa Bacolod City puncher ay nangangailangan na lamang ng 3 buwan para mabura ang long-standing record ni Elorde. Unang dinomina ni Nietes ang WBO minimum weight division mula September 2007 hanggang August 2010 bago niya nangkopo ang WBO light flyweight crown noong October 2011. 4 beses nang naidepensa ni Nietes ang kanyang ikalawang titulo at plano niya umakyat sa flyweight division sa susunod na taon. Bukod kay Nietes, itatampok rin sa Cebu City Boxing Card ang 3 pang world-rated local fighters na sina AJ Banal, Milan Melindo at Albert the Prince Pagara. Samantala, narito naman ang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Detroit Pistons jersey pa rin ang isusuot ni center Greg Monroe sa papasok na season ng National Basketball Association or NBA. Ito'y matapos na pumirma siya ng qualifying offer sa team. $5.4 million na sweldo ang tatanggapin ng 6'11" slotman sa Pistons bago siya maging unrestricted free agent sa susunod na offseason. Nirerespeto naman ni newly appointed Pistons head coach Stan Van Gundy ang desisyon ni Monroe na pumirma lamang ng qualifying offer sa koponan. Sa tennis, kinopo ni 14 seed Marin Zilic ang kampyonato ng US Open sa Flushing Meadows, New York. Ito'y matapos na ma-upset niya si 10 seed Kei Nishikori ng Japan, 6-3, 6-3 at 6-3 sa finals kanina. 7 aces ang isinalubong ni Zilic sa kalaban at napagwagian niya ang 80% ng kanyang first serve points. Nakailangan lamang ang 25-year-old Croatian netter ng 1 oras at 54 na minuto upang maisubi ang kanyang kauna-unahang Grand Slam singles trophy. Nauna rito, pinatalsik ni Cilic si 6-seed Thomas Berdych ng Czech Republic sa quarterfinals bago niya ginulantang si 5-time champion Roger Federer ng Switzerland sa semifinals. Sa women's tennis, nalampasan ni Bojana Jovanovski ang mabigat na pagsubok na kinaharap sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Tashkent Open sa Uzbekistan. Kagabi ay nangailangan ng top-seeded Serbian smasher ng 3 sets bago niya napauwi si unseeded Katerina Bodarenko ng Ukraine 1-6, 6-4 at 6-1 sa opening round. Nag-struggle muna si Jovanovski sa opening set bago niya na-break ng 4 beses ang unheralded rivals sa sumunod na 2 sets. Target ni Jovanovski na makasungkit ng kauna-unahang career singles title. At sa multi-stage cycling, lalong humigpit ang kapit ni 2-time champion Alberto Contador sa overall leadership ng 2014 Spanish Vuelta Cycling Race. Ito'y matapos na pagharian niya ang mountainous stage 16 kagabi. Umatake ang 31-year-old Spaniard sa huling kilometro ng karera at iniwan niya ng 15 segundo sa pagtawid sa finish line si eventual runner-up Chris Froome ng Great Britain. Sa ngayon ay lumobo na sa 1 minute and 36 seconds ang bentahe ni Contador sa general classifications papasok sa huling 5 stages ng 3-week bike fest. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat Sports Radio 918. Grabe ang cute ni Manny Pacquiao na nakikipag- Ginaya ko yung tira niya eh. Parang... na ano ako? Na sprain. Okay, good luck. Good luck sa'yo Manny Pacquiao. Kay Algieri. Ayan. Pero, yun muna. Oh, balitang-balita nga, lalaban, magpa-playing coach siya on opening day against Black Wolf. At lalaban siya, di ba? Lalaban pa siya. Ha? Lalaban si Manny. The first... Oh,
sa November. November 23 sa Macau. No, I mean sa first game niya with PBA. Oh, nalilito ka na rin. Hindi PBA. Lalaban. Maglalaro. Maglalaro. Nalilito ka na. Oh, di ba? Oo, nga. So, mamaya nga, tingnan natin ano kayang reaction din ng ating mga viewers at listeners of Sports Radio 918. Yung paglalaro ni Manny Pacquiao, yung planned boycott. Mm-hmm. Chances natin sa Asian Games, sa inyong mga tweet. And Facebook. Facebook. Yan at maraming iba pa sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Hi, I'm Ren Shirmel Raimundo from the Philippine Karate Confederation, NSA. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday. At nagbabalik ang pinakamalapit na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. I'm Nicole Ramos. Hi, Meg! Hi, Nicole! Yan, kumusta na kayo? Doing good, doing good. Yan. Kumusta ka? Eto, ano, oh, ang dami iniisip. Dahil yung kahapon, di ba, yung naikwento sa atin ni Mr. Ricky Vargas about yung planned pull-out. Yeah, what do you think about that? Do you think it's right? Ako tanongin nyo, tanongin natin yung mga coaches. May papabasa ako sa'yo, Nicole. Sige. And Meg, kasi kanina mga kausap ko, si Coach Tim Cole, Yeng Giao, Leo Austria, Jeffrey Carriazo, Shotan Kinsen, ano na yun, di ba? Leo Five, Isaac. Six. Lahat sila, parang mariwag, let's play. Yes, yeah, I agree with them. Diba? Sabi nga ni Coach Shot, victory could be sweeter. Yeah. Without. Diba? Kasi parang ang dating, are we scared kung wala yeah. si Andre Blatch? Saka parang, are we depending on him to carry the team? Mm-hmm. Diba? Eh, diba nga dun sa last ano naman, World Championship is, we perform even without him. Yeah, very well actually. Ito, basahin mo to, Nicole. Ano sabi ni this Coach one? Tim? Ito. Okay, he said, I'm just talking about what I'm reading about. Certainly not an expert on this, but I'm just not a big believer in boycotts and pullouts. It's a friendship game, ayan. Said Tim. Ako, nilabas ni Director yung story ako. Uh-oh! Ayan, okay, sige, good. Tapos sabi niya, si Tim Cohn, siya may pinakamagandang sinabi. Kasi English. Mm. Are you saying things sound better in English? Hindi. Joke lang, joke lang. Sabi niya na, I love seeing Andre Blatch play, right. But I really believe that we can win even without Andre Blatch. Pero sinasabi niya na hindi, parang hindi naman tayo dapat magmayabang or what. Pero, yung worst case scenario, if that happens, wala si Andre Blatch, he still believes na kaya pa rin. Kaya. Siyempre, maganda na dyan si Andre Blatch, di ba? Mm-hmm. Ayun. Right. So, anong share your thoughts. Mm-hmm. How? Nasabi just, mo na? Not yet. I just want to say hi to Paul John Davis Arbazoza of Rob Magnolia Grocery. Hello. Okay. So, nanonood siya ngayon. So, for those who want to join us, you know, share your thoughts with us. If you have any questions, you can send your messages by the following. Facebook.com/PD4Sports or Twitter.com/PD4Sports. Yes. So, we still don't have a text line. Okay, so, dun muna tayo. Let's open it. Facebook muna. Yeah. To. Habang inuopen mo yan, hi to Lawrence Mariano at saka yung family niya from Cainta na lagi daw nanonood sa atin. Oh, hello! Yeah. Thank you for always watching. Okay, let's read this message from Alvin Kyle General Zuminga. And he said, General. Good afternoon po, Miss Meg, Miss Nicole, and Sir Dennis. Pakibati po ang mga kasama ko dito sa bahay na sina Marian, Luke, Paris, at Alexis Taguro, thanks po. Hello po sa inyo. Hi, thank you. Hello. Happy watching. Yeah. Okay, yep. Let's go to Facebook pa rin tayo. Yep, or we can look at Twitter. Wait, ito. Alright, from the exclusive almighty. If it is fine, can we also have reports about the condition of Edmund there? I think most will agree he also is a sports icon. Ah, ano Edmund is no bad one. Okay. They want updates. Okay. Just a few icons ago. This is good. Gusto daw nila ng update on Snow Badwa. Well, Edmund. Tawagin natin? Okay. Pwede, kumustahin? Tawagin natin. Kung hindi siya busy pa. Oo. Baka may check update. Sige. Anyway. For the meantime, let's go back to Facebook. Standby. From Daryl
Amurao. Sabi niya mga idol, ilang players na lang yung Gilas pag di nakalaro si Andre Blatch. Sa katotoo ba na kinukuha siya ng Miami Heat? Thanks, pakibati po sa mga taga Calamba. Ayan, hello sa inyo. Anong tanong niya? So he's asking, if Andre Blatch is removed, ilang players na lang ang may iwan sa lineup ng Gilas? And ang alam ko, parang pumayag ata yung Olympic Council of Asia na pwedeng ipalit si Marcus Doughty. Kasi technically, pagka nagbigay ka ng, usually, before yung deadline, magbibigay ka ng maximum mata ng 25 players. Now, pagdating ng deadline, pipili ka ng 12 out of the 25. Now, ano mangyayari dun sa iba? Yung iba, pwede mo yung kunin kung meron kang injured player. Pero alam ko, ano yun, hindi basta-basta kailangan, may medical. Tapos, ang alam ko sa FIBA kasi meron kang babayaran eh. So, same number of players, it's either lang na ipapasok si Marcus Stockhead. Darang ganon. Ewan ko lang, meron pa iba, di ba? Meron mga iniinto pang players eh. Na-injury ibang players. At totoo po ba na kinukuha siya sa Miami Heat? May balita, inhuli ko nabasa. Parang bumalik na siya ng States because parang merong offer ata ang Miami Heat. So, paano pagka ganun? Eh, di ba, he was just newly naturalized. Pwede naman. Pwede. It's still okay? Ayan. Ah, nagano, hinang niya. So far, ang update kay Snow. Busy. Ironic, ano, si Snow ang galing tumawag pag siya tinatawagan. Hindi makausap. Baka may ginagawa pa siya. Hoy, by the way, mayroon pa mamasaya. Mamaya, itong Gilas watch. Ooh, nice. Direk, pwede mapakita. Gilas ito, ah. Collector's item. Ooh, yes. Gusto ko sa'yo, boss Paul. Okay, yan, collector's item ang relong ito. Ayan, no? Gila! Gondo, ay, no? Nice! Ang gondo, no? Ang ganda rin sing-sing ko. Giveaway po si. Sa viewers, ay, listeners po natin mamaya sa sports chat, kinig lang kayo, 104.3 FM. Pwede sa cellphone, pwede kayo. Ang ganda, oh, yung gilas na, di ba? Collector's, collector's item. Okay, Salamat, Paul. Nice. Salamat, Direk. Mamaya, 9 to 10 p.m., 104.3 FM, DWBR Sports Chat. Kakaibang sports chat ito kasi hindi ito yung tipo na, yung typical na sports program, result, interview. Ito yung may mga feature. Ano yung mga ginagawa ng players pag hindi sila naglalaro? Diba? Like, alam mo ba si Norman Black, newscaster? Yeah. Tsaka DJ. Ay, DJ, I did not DJ. Know. Newscaster, yes, DJ. Noong bago siya magpunta rito. Cool, oh. Tapos si Mick Pinisi, negosyo niya. What? Itlog. What? Narinig ko nga. Pero parang hindi bagay, no? Kasi pag in person, parang mean guy. Eh, bagay kasi alam, sabi niya, yung daw ulo niya. Yun ang, represent. Yun ang, so funny talaga. Oo, sabi niya, gano'n. Oo. Ano pa ba mga na? Si Rob Labagala, meron siyang to-go na ano, seafoods. Mm-hmm. Talaga. Yung mga sariwa na mga isda, alayin mo, delivery, to go. Wait, mayroong fan si ano, si Snow. Hindi, si Nicole. Sir, manahan sabi niya na, thank you, Idol, for the Gilas tattoo article. Next ko papatattoo face ni gandang Nicole. Oh my gosh! Oh my gosh! That's nice. Let's read another tweet. This is from the exclusive Almighty. Sabi niya, if they will do that, this is his opinion, then that will tell that we can only win if we are, what? He makes our chance bigger. I think he's talking about Andre Blatch. Mm-mm. He makes our chance bigger. He's the only one. Yeah. Parang he's saying, let's not just depend on him, I think. At saka kanina, nag-agree kami ni Coach Tim Ko na yung success natin sa Gilas, sa Spain, it's not about Andre Blatch naman talaga. Yeah, he's part, major part, malaking part, pero team effort. Yes. Which is true naman. Right. Okay, let's read some more. Sige, more. From Francis Aquino Vibar, sabi niya, marami po bang trade na niluluto ngayon? Clue naman dyan. Sa tingin niyo po ba wala ng trade na magaganap sa Ginebra? At sana huwag mag-boycott ang Gilas, baka masuspend naman tayo. Mm-mm. Yan. Isa lang masasabi ko, release. Nawala. The Kraken, pabati po ang V-Bar family. Release sa lahat. Release the Kraken. Right. Hello, V-Bar family. Siguro parang ibig niya sabihin, palaroin nyo!
Parang yeah. ganun. Release the Kraken. Give them the chance and shine. Yeah. Ginebra, right? Na mukhang wala namang ganong... Alam mo kasi, intriguing itong Polly. Mm-hmm. Kasi kung talaga magmatigas si Polly at sabihin na talaga ayoko na, eh syempre, ibang team magkaka-interest dyan. And hindi ako magtataka kung Ginebra is one of them. Diba? Pero sa ngayon kasi, kanina nga kausap ko si Coach Yeng Giao. Sabi niya, sa ngayon, okay lang. Ah, hindi po muna namin pinipilit kasi kakagaling lang sa Spain. Mm-hmm. So, pinagpapahinga muna. After all, October pa naman yung opening. Right. Yes. No? So, sabi niya, oh, take your time. At sabi niya kay Paul daw, makipag-usap ka sa mas maraming tao hanggat maaari. At right. alamin mo yung mga ano nila, mga opinion so, nila. Which is nice, no? Because binibigyan na ng liberty si Polly to decide on his own. They're not forcing him. Hindi yung ibang, sige, pag hindi ka pumirma sa amin. Well, hindi by force. Ayaw mo, hindi ka namin detrate. Maybe may confidence din kasi yung mga team owners. So, you know, this is a nice team to be in. And it's a privilege for you to be here and to shine dito sa team. The good thing about that team is that sa kanila is kung ayaw mo sa amin, wala. Oo, okay lang. Tensya ka. Ayaw mo, di wag. Well, ayaw mo, will survive. Okay, let's read this one from Joel Kelvin S. Pascua. Hi Meg, Nicole at Dennis. Pakipanawagan po to sa SBP, especially to Mr. Pangilinan and Mr. Barrios. Huwag po tayong umatras. Tama si Chairman Richie Garcia. Di ugali ng Pinoy na umatras. Remember Bonifacio's tapang at tao, hindi atakbo. Okay. Nanalo tayo sa FIBA Asia kahit wala pa si Blatch. Tiwala lang po sa mga local players natin. All Filipino tayo nung nanalo laban sa South Korea at maganda laro natin sa FIBA World nung nag-All Filipino tayo. And madaming consequences pag umatras. Meron pa. It's not done. Huwag tayo umatras. No, pwede kahit tayo na masuspend ng FIBA, sabi niya. Pwede madamay ibang athletes natin for other sports. Tandaan na din lang basketball sinasalihan natin sa Asyad. Yun, kawawa naman yung mga hindi athletes. Ma'am, fair rin naman because other countries nakasali dito. Nag-pull out din ang kanilang mga foreign players just to abide by the rules because Yung Korea, ang alam ko dyan, meron silang naturalized na 5 years na naglalaro sa liga sa Korea. Yeah. Ang problema lang kasi, yung player na yun, si Aaron Haynes, 5 years, pero papunta't pa rito. Hindi straight. Mm-hmm. So, hindi na pinilit ng Korea. Alright. Korea na to mismo, host country. Sila na nagsabi na, okay, wala, hindi namin pipilit ito. Yung Chinese Taipei, yung Taiwan, meron silang naturalized player, si Quincy Davis, na 2 years and 10 months nang nandun sa Taiwan. Right. 2 months na lang, 3 years na. Kasi 3 years yung required. Eh. Hindi pa rin pinayagan. Okay, so okay na yan. So indication yon na hindi lang naman tayo yes. yung mga nag-alis ng mga players. So it's really part of the rules. Oo. At saka yung rule kasi is for all sports, for the whole Asian Games, hindi lang sa basketball. Oo, so imagine yun, kung papayagan, hindi, ito hindi naman sa dinidiscourage natin, ano, or we're saying na wag, kumbaga, pabor tayo hindi paglaruin, pero you have to face reality, diba? And from this point on, tanggapin na natin, let's move on with whatever lineup meron tayo. Right. Kasi umasa pa tayo na umasa na pag nag-back out naman tayo, tayo rin naman ang mawawalan eh. Yeah. It's not the experience, the chance. Oo. Diba? Yun nga ang sabi ni, ano eh, sabi ni, ang ganda nga ang sinabi ni Coach Shotan Kinsen eh. No, ewan ko lang kung maririnig natin dito. Okay. May yung mic? Ha? Sige, basa ko muna. Hanapin ko muna yung sinabi ni Coach Shot. Let's go to Coach Facebook. Shot, ha? Facebook. Ito, si Michael Fernandez. Rebular. Sabi niya, nagbago po ba rules about dyan sa eligibility issues about naturalized players? Or dati pang rules yan? Kasi kung dati pa yan, dapat alam na nilang hindi talaga papayagan, di po ba? Paki-greet naman ako, Nicole. At thanks kay Sir Dennis na nakapagpa-picture ako sa kanya last PBA draft. Hello, Michael! Ayan. So, was it really a rule from before pa? Matagal na yan. Oh, matagal na pala. Alright, so parang okay. If it's existing for the longest time, it should have been, we should abide from it. Yeah.
Alright, so let's read some more from Anthony Iverson naman. Sabi niya, good PM mga idol, pwede pa ba i-add sina Slaughter and Lassiter sa roster ng Gilas kung hindi maglalaro si Blatch? And papalabas ba yung game ng Hinebra versus LG Sakers? Thanks. Walang balitang papalabas. Kanina kausap ko si Coach Jeffrey Carriazo. Ang pagkakalam niya, wala. Pero, is there a chance na maipasok si Slaughter and Lassiter? Si Gilas. Ano yan? Gilas. Pwede ba bang ipasok pag inalis daw si Blatch, pwede ba daw ipasok si Lassiter? Kung nandun siya sa may 25, pero parang hindi ko alam kung nandun siya sa may sa list ng ano. Noong 25 players. 25 or 24. Mga ganon. Alam ko, 18 lang ata yung naipasok dun eh, no? Alright. From Obet Bulan, sabi niya, Idol Dennis, tingin niyo po ba ilang rounds kaya ang itatagal ng Algeria kay Pacquiao? Thanks po, more power. Pabati naman po, Bulan family. Lagi nanonood ng PTV Sports. Thank number you, one Bulan daw. Family. Thank you. Well, at the catch rate of 144 and sa bilis ni Manny. Chris Algeria, may tingin ko kung knockout ang pipilitin ni Manny, mahihirapan. Pero kung skill for skill, kaya ma-dominate ni Manny si Algeria. So you think hindi knockout? Oh, tingin ko hindi. Hindi. Okay. All right. Decision. Let's read from Nathaniel Luis Gomez. Sabi niya, gandang hapon mga idols. Bakit kung sakaling pwede ba si Blatch ay paghaharian ba ng Pilipinas ang nalalapit na Asian Games? Salamat sa pag-accept ng friend request, Idol Dennis. Idol Dennis, pa-fan sign ka naman dyan. Salamat po. Ayan, another one. Siya rin. Oh. Siya rin. Matagal na daw niya iniintay. Okay, sige. Yung kanyang tanong about yung ating opinion, sasagutin natin yan. In the meantime, break muna tayo, ladies. Magbabalik po ang PTV Sports. Hi, I'm Renji Romero Raimundo from the Philippine Karate Club Federation, NSA. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday. Welcome back to PTV Sports, the pinakamalapit sports newscast sa bansa. Okay. So, okay, going back to the hanging question from Nathaniel. Sabi ba niya, kung kasama ba daw si Andre Blatch sa Gilas, will we dominate ba daw the game? Mm-hmm. Mas maganda chance natin kasi he was part of that successful FIBA World hindi naman successful but competitive FIBA World campaign natin. Pero minsan din iisipin mo parang okay kung ayaw nyo, baka nga makatulong pa sa ating team. Kasi kung isipin mo minsan parang baka kung nandiyan si Blatch, iba baka yung mga players natin na parang, Mag-relax. Complacent. Get ready, Korea. Dahil nandito na kami, meron kaming Blatch. Mm-hmm. Right. Lagot kayo kay Blatch namin. Di ba parang gano'n? Pero ngayong wala, di ba parang kung isipin mo, dapat ang thinking natin is, gano'n ha? Kala hindi nyo pinayagan ha? Hihina kami. Si Blatch kami. Lang kami ha? Oo. Di ba? Maganda nga rin. Mas may reason na. Filipino talaga, no? Kaya, ayan, nawala tuloy. Yung pananaw naman ni Coach Shotan Kinsen, ito, pakinggan natin. Ito. Yung kwentuhan namin kanina. Direk, naka-ano ba tayo? Naka-standby? Naka-ano ba? Grabe ang potential ng Philippine basketball. I'm telling you right now, this is the time to strike. Sipin mo, meron ni Slaughter. May Pringle. Isipin mo, may Pringle ka, may Ray Parks ka, may Kita Ravena ka, eventually in the future. So, Mario Josef, ang lakas ang team natin, pare. Nakakita ko. Coach Shotan Kinsen, very positive about the future. And yun ang kinakatakot niya, no? Baka mga mamaya, masuspend tayo or what. Sayang naman. Sayang talaga. Sayang naman. Diba? So far, yung mga nakakausap ko, merong iba parang, like si Alex Compton, and even Team Cohn, ayaw niya magsabi ng diretsahan na wag mag-boycott or wag mag-pull out kasi nga hindi nila talaga alam yun yung punot dulo. Right. Diba? So dapat. So para sa kanya, whatever is the decision ng SBP, they know very well. So dapat, yun ang dapat. Okay? Hi to Resty Makabulas at saka yung kanyang baby na si Trisha May. Hi Trisha May, Resty. Yes. Alright, let's go back to Facebook. Open yung Facebook. Ganon. Let's use our phones. Anyway, may sabi. Mabagal lang siya. Mabagal lang. Oo.
May nagtatanong kanina, no, nabasa ko, kamusta na daw yung contract with Chris Banchero with regards to the Alaska Aces? Wala pa, di ba? Hindi pa sila magkasundo. Wala pa. Balita ko nga, para mayroon mga trade offers eh. Sa kanya? Sa kanya. Sa kanya. So they're going possible. So may ibang teams na willing mag-provide ng condominium niya. and car. A new car. New condo. Merong offer eh. Merong isang team. Mm-hmm. Banggitin ko na kaya. Mm, diba sa merong isang team, na dalawa ang picks nila for next year. Uh-huh. Okay. Isang original. Isang original at saka isang pick na kuha nila from another team. So sabi ng team na yon, hulaan nyo lang kung sino yung may dalawang picks ng next year. So, sabi ng yung Alaska, willing. Na one pick for next year for Chris Banchero. Oh, really? Oh, pero, sabi nung, di sabi ng isang team, sige, ano gusto nyo? Yung sa amin o yung isang pick ng team na hawak namin? Mm. Kaya sabi raw natin ng Alaska, eh kung sino yung mas maganda? Mm. Kumbaga parang aantayin pa nila kung sino yung highest pick sa dalawa. Kung ano yung mauuna, siguro. Oo. Oh, oh, sabi naman ng isa, uy, teka muna. Duga nyo. Ay, yeah. Ganyan talaga. How eh, you play may ganun trades. Naman eh. Sa NBA, mayroon ganun eh. Pero sa think, sa NBA, know. Dagdag ko lang. Sa NBA kasi mayroon ganun na trade na, oh, I'll give this pick. Pero if yung pick na yan, kung within the top 10, amin yan. Kung outside sa inyo, may mga ganun. May ganun sa NBA. I think ano lang yan, parang tactic din nila to get the best out of the trades. Oo naman. Pero I think it's fair din. Hindi, kasi iba para isipin, ang duga naman na Alaska. Uh-huh. I don't think hindi naman dapat ganun. Kasi diskarte yan eh. Totoo. Yes, everybody has their own style. Uh-oh. Anyways, Chris Banchero is Chris Banchero. Maganda rin naman yung ipag-trade nila. Oo. Oh. Oh. Tsaka, ayun nga, yung mga kausap ng coach, ang trade dapat hindi yung makakagulang ka. Mm-hmm. Hindi ano yung fair yes. for both. Hindi naman parating 100% or never na maging 100% na patas yung trade. Yes. But at least man lang malapit. Yeah, saka si Chris Banchero, did you know he is the overall top scorer dun sa Gatorade Hoops Draft? Oo. Right. Siya yung top scorer sa mga tests. But you know, ako hindi rin ako masyadong dependent on the test. Di ba usually yung iba na nagpo-perform very well there. Pero when it comes to the professional league na talaga, yung nandun, yung mga hindi pa minsan popular sila na nandodraft, sila pa yung nagiging pero it's a guide. It's a nice guide. Mm-mm. Kasi like for one, nakita mo si Chris Banchero, sabi mo, Chris Banchero is Chris Banchero. Oh, oh. Pero for him, na ibigay pa rin ng lahat dun sa ganong event na parang for him, hindi na kailangan eh. Pero mandated lang siya eh. Yes. Compulsory yung kanya eh. Kasi lahat ng rookies kailangan dumalang ganon. Still, he gave his best. Lahat ng test, sabi mo nga, di ba? Oh, oh. He performed very well. Di ba? Parang nagkakaroon ko tuloy na idea, uy, okay pwede, itong batang to ah. Mm-hmm. Bigay lahat ah. Yung meron ibang mga players doon na, ah, alam na, number, top 3 na ako eh. Pwedeng NN. Oo. Mga pakit-pakit na lang ng mga pasa, di ba? Kasi top 3 na ako eh. Top 3. Ganun. Pero si Chris Banchero, ito mo. Oo. All effort. Ang ilas pa din. Mga training niya. Okay, let's read from Jepoy Usman. Sabi niya, good PM po ate Nicole Meg at Sir Dennis. Tanong ko lang po, sana kung sino sa tingin niyo yung papasok sa Final Four ng FIBA World Cup. Pabati na rin po dito sa Guaw Guaw, Pampanga. Thanks, more power sa show niyo. Thank you for watching. Tinatamad na ako manood ngayon eh. Korea. Hindi, World Cup. World Cup. To. Okay, akala ko yung sa prediction for the next. Tinatamad na ako ngayon. Could nawala yung ano natin. Oo, nga ako din. Hindi ko pinanood nung nawala na yung Pilipinas. Oo, sabi ko sa PBA na lang ako. Maglilibot-libot na lang ako. Tulad nga, nakatatlong teams ako ngayon. Oo, oh, diba? Pero tignan natin, ha? Mm-hmm. So, sino na yung ano? Sige, basa ko muna, Nicole. Okay. Ito from si Raymart. Raymart again, Tamayo. Gandang hapon, mga idol. Yung trade po ba na sinasabi nyo? Ay si Ray Guevara at 2015 first round pick kapalit ni Banchero. Paki-greet naman po si Angelica Tamayo ng happy birthday. Maraming salamat po. Happy birthday, happy birthday, Angelica. Read my smile. De, ano, wala akong narinig na player. Parang pick lang ata. More na pick. Oo. Pero baka may hinirit. Tingnan natin. Mm-hmm. Oh. Sige, next, okay. Nicole. Charlito Icaro. Good afternoon po, mga beautiful Miss Nicole and Miss Meg at kay Poging Dennis.
May trade po ba sa San Miguel Beermen? Suki po ako ng PTV Sports. Pabati naman po Icaro family sa Antipolo, nanonood po sila ngayon, at sa mga taga Tiong Quezon. Salamat po PTV Sports number 1. Tiaong. Tiaong. Ako, tingin ko yung Final Four dito, USA, Lithuania, Spain, and Serbia. But definitely, pasok si USA. USA? Oo. Baka... USA, Spain. Pero may chamba, Spain. May chance ang Spain chance. With... Spain ako. Okay, wow. USA ako. I'll go. Spain ako. Okay. Walang tumitingin sa atin. Anyways, no, gonna... moving on. Okay, let's read more. This is from Mark Angelo de Guzman. Good PM po. Ask ko lang po kung may na-trade na players sa San Miguel Beermen at sa Barangay Never Kings. At kung sino po bagong coach ng San Miguel Beermen. Thanks po. Pabati naman po sa de Guzman family. Hello. Play kaya natin dito. May interview ako ni coach ano eh. Ni coach yung umpisa lang ni coach Leo Austria. Yung umpisa lang ha, tignan natin na. Di ba San Miguel tinatanong? Yes. Oo, sige ha. Sana ba 'yon? Leo, 'yun. Ay, maririnig kaya 'to. Subukan natin. Dito. Sige nga. Palagi sa ere. Boss Paul. So far, so good. Hindi, yung ano, yung computer natin. Nasusunod namin yung screen. And right now, we're on our fourth week. Tayo sa Prantesio San Miguel. So far, okay, how is your handling and kumusta yung kumbaga condition ng team yun? Well, so far, so good. Because nasusunod namin yung plan namin. And right now, we're on our fourth week of practice. And slowly, nakikita yung progression ng team. And I hope in the next few weeks, makarating na kami sa fighting condition. But it's really hard for me because I'm a new team. I mean, new system ang ini-implement ko dito. Okay, yun. Ayan, update ha. Straight from the horse's mouth si Coach Leo Austria. Mm-hmm. 2 weeks na sila and he's hoping na 2 weeks. Well, may new system. Oh, may new system siya. Yeah. Tapos, meron silang mga taga Angeles, Pampanga, meron silang tune-up game against Rain or Shine sa Friday. Nice. Ayan. Tapos, ano pa pang latest? Walang bagong player dun eh. Wala ako nakikitang bago. And sabi ni Coach Leo Austria na okay na siya rin sa lineup. Sa lineup now. Palaban okay. A few more messages. This is from Ruel Ariola. Good PM po, Meg, Nicola, Dennis. Ano po balita kina Danny Ildefonso at Miller? Si Willie Miller to, no? Pabati po sa kapatid kong si Nina Ariola. Thanks. Hello, Miss Nina. Yeah, pwede kaya si Willie Miller. I heard lang from my dada. Nag-guesting sila dun sa NCAA Legends. Okay. So yun ang alam kong ginagawa niya ngayon. And she shoots sila from time to time. But team. For wala pang team. I just know sa TV5 mga guestings. Oh, yung kay Danny ay naman, the last week ata, ay wala na siya sa ensayo ng Blackwater. Okay. Pero hindi pa naman officially nire-release dahil si Danny ay yung team owners kasi ng Blackwater, nasa Spain pa. Mm-hmm. Ngayon pa lang pa uwi. And inaantay pa para magkausap. Ano? Uh-oh. And may mga balibalita na parang nagkakausap pa about yung salary. Hindi pa nagkakasundo. Okay. Oo nga. Yun. So, yun. Ang latest lang is that hindi na po siya muna nag-iensayo sa Blackwater. Mm-hmm. Which was confirmed to us by Coach Leo Isaac. From... Junior Pagyo, sabi niya, hello po, Mr. Coffee Prince ng PTV Sports at sa dalawang dilag na kasama mo. Tanong ko lang po kung sino bago sa Lakers bukod po kay Jeremy Lin and may telecast po ba BGSM and LG ngayon? Thanks. Wala eh, walang telecast eh. Yung bago, napapirma na si Jordan Clarkson. Mm-hmm. No, yun yung bago nila. Pero check natin yung lineup nila ha.
Siyempre si Kobe Bryant nandiyan pa, si Steve Nash nandiyan pa. Ayan, at happy viewing kay Carl Angelo Rolda, Chuck Ancero ng De La Salle University, Das Marinas. Hello. Okay, sige. Check natin yung line na pa. Sige, basa po muna, Nicole. Sige, si Reyes Ricky naman. Ito, Good PM Idols. Update po sa PBA, especially sa San Mig, at kung may trade na magaganap sa bago mag-start ang marami opening ngayon. Saka, nakasign na po ba sa contract Sina, Caperal, at Pinto? Pag-greet pusong Sanmig at Mixers. Good luck sa VP Bukas. VP Bukas. Mm, puro bago to mga lineup ng ano? Ng Lakers. Andiyan na si Carlos Boozer, syempre. Mm-hmm. Si Jordan Clarkson. Ayan. Tapos puro bago na. Steve Nash andan pa rin. Ayan. Puro bago na yung mga lineup nila. Okay? Update tapos with Sanmig Coffee. Oo. Sanmig, bukas meron silang ano, meron silang Fans Day. Oh, nice. Ay, check nga natin Fans kay Day. Ano. Pero nakadating na sila ano, sila James Yap. Ang maybe alam ko, the last time na nakausap ko yung Sanmig last week, si James Yap will attend their first practice tomorrow and he will be there. Sa ano, sa ano yun, yung Fans Day. Ah, okay. That's bukas. Good for the fans. Except si ano, si Mark Pingris ata, parang pinagpapahinga ata muna. Parang sa injury niya, no? Yan, yan. Ma'am, latest Fans Day. Ito yung question pa, kung nakasign na ba daw ng contract si Caperal at Pinto. Sandali, ah. Tanong natin kung kanino ba si Caperal. Alamin nga natin kay Boss Danny, eh. Okay, alamin natin. Sige, diretso na to. Kaibigan naman natin to, eh. Okay, let's go ibasa ko to muna. Facebook. Facebook again. Ano, okay, Twitter na tayo. Hindi, sige ito. Alright. From Regina Reyes. Siyempre, ayaw ko na rin matuloy ang boycott. Pero hindi kaya pag basta na agree tayo sa rule ng ganito, eh, isipin nila kaya-kayanin tayo. Hindi naman. Hindi naman. Because there are a lot of countries yes. na included here na nag-abide sa rule. Uh-oh. Na meron din silang mga so it's really players. Part of the rules, eh, so we don't, it's better to just follow it. Right. It's not just against the country. So hindi naman na kinakayan-kayanan. Okay. Sige. Kasama natin si Boss Danny Espiritu. Makikibalita lamang tayo. Boss Dan, good afternoon. Welcome sa PTV Sports. Good afternoon sa inyo at magandang gabi sa mga yan. Yan. Boss, isang tanong lang dahil patapos na rin tayo. May nagtatanong okay. about Prince Caperal at saka kay Pinto. Sam Pinto ba? Hindi. sila raw ba meron ng kontrata, Boss? Si Jan Pinto, inoopera ng 1 year ng Global at si Caperal ata dalawang taon ng offer. Okay, pero boss, wala pang ano, wala pang pirma yung dalawang hindi, ano? Hindi pa sila pwedeng pumirma dahil restricted ng NCAA. Pag pumirma yan, madi-disqualified silang maglaro sa kanilang Arellano University. Oh. Okay, boss, Dan, maraming salamat at bukas sa Sports Chat, ha? Kwentuhan tayo maga, ha? Okay, ikaw pa. Okay, salamat, boss. Boss Danny Espiritu. At yun, si John Pinto and Prince Caperal inoferan, pero hindi pa pwede pumirma nga pala dahil nasa NCAA. Alright. In the meantime, mga ibang salamat, ladies. Of course, thank you again, or hi, kay Lawrence Mariano. Mr. Amiso, mga amazing playground. Jay Locero ng Hookup Watches. Sir Diosel Lucy ng Ever Belana and Bob's and Jeans. California View, St. Luke's Medical Center. Dr. MJ Torres ng Zen Institute. Frank and Marcel Graphics. And of course, my jewelry box. Hey, again, thank you, Mr. Diosel Lucy for makeup from Ever Belana. Thank you, Mr. Rudy and Mr. Jay Locero for Hookup Watches. See you tomorrow. Thank you, Mr. Amis Dumang for our amazing playground sports apparel. We love them so much. Thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister. I love you guys so much. And to all the viewers, thank you for your continued support. Okay, at mamaya, 9 to 10 in the evening sports chat, TWBR 104.3 giving away this Gilas limited edition yes. Watch. Mamaya super po. Cool. So don't watch, listen. Dahil radyo lang po tayo. Yeah. Okay? And my wife, Winnie, I love you, Prince Z and Prince Zoe. Mami Bay, thank you. Kay Ati Brenda, Mama Lau, Mami G. At Daddy Dan. At mga kaibigan natin, na Ronald Dulatre ng NLEX, Jocelle de Guzman,
ng Globe. Maraming salamat sa inyong suporta. Samantala, standby lang po kayo para sa pinakamahiinit na balita. Kasama si Ralph Obina, Attorney Mark Astrodes at Cathy San Gabriel para po sa ating news at 6. Samantala, ako po si Dennis Principe, Nicole Ramos, Meg Siozon, and Sto Badwa. Bukas, balik ka na. Ito po ang PTV Sports. Standby, news at 6.